Piling-piling programa mula Lunes hanggang Linggo. Aaliwin kayo ng aming kilalang mga komentarista at public service program. Ito lamang simpilan ng DWTL. The preceding program expresses only the opinions and views of its respective block timer, producer, radio announcer, writer, and production staff, and does not in any way reflect the views of this station. The station has advised the programmers to abide by broadcast laws and KBP rules. Health and travel at Servicio Publico. Servicio Publico with Dr. Hilda C. Ong. Ang programang tunay na Servicio Publico na nakaka-touch ng puso. Health and travel at Servicio Publico. Ang programang tunay na Servicio Publico na nakaka-touch ng puso. GCK International Incorporated, leading importer and distributor of imported flooring materials like vinyl tiles, carpet tiles, vinyl and laminated wood planks, vinyl sheets, adhesives, and accessories. GCK International Incorporated, trusted by well-renowned hospitals such as the Chinese General Hospital and Medical Center and other leading hospitals, hotels, malls, and offices in the Philippines. GCK International Incorporated. Want to take this opportunity to congratulate the recipients of the Balikat ng Bayan Awards this year. Let us now proceed with the next set of awards, the Best Media Partners. Under this category will be three awards for broadcast, for print, and for media personality. The Best Media Partner Personality is Dr. Hilda C. Ong. Thank you very much, and congratulations to the first batch of Balikat ng Bayan awardees. Please be seated. Well done. Keep up the good work. Because of you, the SSS is able to carry out its mandate efficiently, smoothly, through the strong partnerships that you have formed with the agency and with your clientele. Ako po si Dr. Hilda Ong, nagtapos po ng Ministry of Alternative Medicine. Agaran Servicio Lady ang tawag nila sa akin. Ang Agaran Servicio Lady, hindi ito para sa mahirap, para sa mayaman, ang sa akin lang, pero mostly ang mga natutulungan ko, yung mga mas mahihirap talaga, yung walang alam kung paano ayusin, paano sila makapasok sa ospital, at sino ang lalapitan. Nais ko pasalamatan ang Dragon Star Award sa itong parangal na ibinigay po ninyo sa akin. Ito po isang sorpresa. Atas ang lahat ng ginagawa ko sa pagtulong, hindi naman po ako humingi ng kapalit. Pero malaking karangalan talaga ang makatanggap ng isang ng award mula po sa Dragon Star. GCK International Incorporated, leading importer and distributor of imported flooring materials like vinyl tiles, carpet tiles, vinyl and laminated wood planks, vinyl sheets, adhesives,
and accessories. GCK International Incorporated, trusted by well-renowned hospitals such as the Chinese General Hospital and Medical Center and other leading hospitals, hotels, malls, and offices in the Philippines. GCK International Incorporated. Health and Travel at Serbisyo Publiko. Serbisyo Publiko with Dr. Hilda C. Ong, ang programang tunay na serbisyo publiko na nakaka-touch ng puso. Health and Travel at Serbisyo Publiko, ang programang tunay na serbisyo publiko na nakaka-touch ng puso. Isang muling maganda at mabiyayang araw sa lahat ng ating mga kaibigan at mga tagapagtangkilig na walang sawang tayong sinasamahan. Ang sa natatangi public service program, ito ang Health and Travel at Serbisyo Publiko. Pagbati ng Chow Sang Hao at Ho Cha Ki sa mga kapwa ko Filipino at Chinese sa buong bansa. Ako pa rin ang iyong agarang serbisyo lady, Dr. Hildong, na nag-atid ng tamang impormasyon at tamang serbisyo. Tayo napapakinggan sa DWBL 1242 AM RAN at maging sa online viewing sa Facebook at YouTube channel. Hanapin lamang ang DWBL live streaming at ang Hilda Ong Agaran Serbisyo Lady. Maraming maraming salamat po sa mga naka-tune in po lagi po dito po sa FB Live saka dito sa YouTube Live po. Maganda umaga po sa inyo. Maaari nyo rin mabalikan ang ating mga past episodes sa TV, radio, Hilda Ong FB account. Ngayon ay December 12, 2023, araw na Martes. 13 days na lamang at Pasko na naman. Matapos ang dekadekadang paghahanap buhay, isa sa pinakaaasam ng isang empleyado sa pribadong sektor ang pagdating ng kanyang pagre-retiro. Bukod sa pamamahinga, makukuha na rin ang pinag-ipunan retirement benefits mula sa SSS o Social Security System. Sa datos ng SSS, sa 66 years nitong pagseserbisyo, umabot na sa 1.33 trillion pesos ang naipakaloob ng retirement benefits sa mga miyembro. Ang pagkakaiba noon ay napakaraming papeles ang kakailanganin. Mahabang-habang oras sa pagpila at pabalik-balik sa mga SSS branches. Pero sa ngayon ay paperless at no pila na ang aplikasyon para sa iyong mga retirement benefits dahil sa online application na ito ginagawa sa pamamagitan ng my.sss. Para pag-usapan ito, makakasama natin muli si Sir Jay Labadia. Siya po ang Head of Media Affairs Department ng SSS. Magandang umaga, Sir Jay! Isang mabuting araw, Doc Hilda, at sa lahat po ng nakikinig ng inyong programa. Yes po, Sir Jay, dahil ito talaga ang inaasam ng mga lahat po ng mga empleyado o even the self-employed na kapag sila ay na-reach na nila ang 60 or 65, siyempre ang lahat ang inaasahan yung kanilang retirement benefits. So, sino-sino ba ang kwalipikado makakatanggap ng retirement benefits? Opo, tama po yung inyong sinabi, Doktora. No? Ito po yung isa sa mga benepisyo na pinakahihintay ng ating mga miyembro. So, para po mag-qualify po para sa ating retirement benefit, ang mga qualified po sa benepisyong ito ay yung mga may edad po na 60 to 64 kung wala na po silang trabaho. At para naman po sa mga underground or surface mine workers, yung mga edad 50 years old. Para naman po sa mga resource jockey, isang age po ng retirement is 55. Ngayon po kung 65 na po, whether may work or wala, technical retirement na po ito na may consider po natin. Oo. So aside from do sa 60 to 64, sino ulit yung mga below 60? Yung mga mine workers po, yung ating mga surface and underground mine workers po, 50 years old po ang ating itinalagang retirement age po sa kanila para naman sa mga race horse jockey, 55 years old po. Yung sa mining, yung sa nagtatrabaho sa mga mining, 50 years old lang, nagkapwede na? Yes po, meron po silang
may basis po ito na batas sa special po para sa kanila, yung sa ating mga mine workers po. Pero pero nararapat, nare-reach pa rin nila yung sa age nila, yung 120 contribution. Yes po, doktora. Tama po. Para po mag-qualify, kailangan po yung para maka-pension po is meron din po silang 120 months po na hulog po or 10 years. Mm-hmm. Pero sa tingin mo, Sir Jay, based on my opinion naman, kung at the age of 50 and then sa Jackie, 54, meron silang 120 months contribution, so pagdating doon sa kanilang monthly retirement na makukuha nilang pension, so parang hindi kaya mas maliit? Depende naman po iyan doon sa kanilang hulog. Kung mataas po yung bracket po, may effect po talaga yung mataas na hulog. Kung mababa lang po, may effect din po sa kanilang magiging pension po. Mm-hmm. Kasi doon sa mining company, kung sa 50, based natin sa 60, 10 years na hulog din. Di ba yung sa 10 years, malaking bagay din yun. Kapag sila nagretiro, mas lalaki. Opo, malaking bagay po yun. Kaya dapat po, lagi po natin chinecheck yung ating contributions po. Mm-mm. And then, Sir Jay, ano naman ang pagkakaiba ng retired employee na pasok sa monthly pension at sa lump sum? Kasi dito lagi sila naguguluhan eh. Yung monthly pension, na meron silang matatanggap na monthly pension, tapos yung iniisip nila yung sa lump sum naman na one time, after that, wala na sila makukuha. Opo. Yung gaya po nang nabanggit po natin, yung pinaka-qualifying condition po bukod po dun sa retirement age para mag-qualify for the benefit ng retirement, dapat po may hulog po na 120 months ang ating member prior po dun sa semester ng kanyang contingency. So kung ang member po ay may 120 months or 10 years na hulog, automatic po monthly ang pension nila. Ngayon po yung mga nag-qualify for monthly pension na may 120 months, may option po kasi sila na mag-advance ng 18 months. So yun din po yung tinatawag nilang lump sum sa una, 18 months advance pension. Uh-huh. Tapos pagkatapos ng ika-18th month, saka po nila matatanggap yung lifetime ng monthly pension po nila. Ngayon po, yung isa naman hong mga retired employees na wala or members na hindi ho umabot sa 120 months yung hulog nila, ang kanilang makukuha ay lump sum lang po. Walang sabi sabihin, lump sum, isang beses lang. Yes po, isang beses lang po ito. Pagka ganyan, sa mga lump sum, yung sa mga hindi na umabot ng 120 na monthly contribution, kapag sila namatay, meron din po ba sila makukuha ng funeral claims? May makukuha naman din po ang ating mga members. So basta ma-qualify ho nila na may hulog pa rin ho sila. May hulog naman ho sila. So qualified for funeral benefit naman ho yung mga may iwanan po nila mga beneficiaryo po. Kahit na nakuha na nila yung lump sum niya, kapag ka namatay yung membro, meron pa rin. Meron naman po. Kasi ang qualifying condition naman po sa funeral benefit naman po, kung meron ho silang hulog, basta may posted ho, makakapag-file ho sila ng funeral benefit po. Tapos, ito naman tanong ng karamihan. Paano ba kinocompute ang retirement benefits ng SSS? Po. Paumayin lang po, hindi po natin maibigay yung detalyado po. No? Mm-hmm. So, basta ho ang ating pension ho is nakabase ho yan sa dami ng hulog po. So, kung may 120 months po ang member na hulog, automatic ho yan, monthly pension. Sa ngayon ho, ang ating retirement benefit po kasi ay nag-a-average po tayo ng nasa 4,000 plus po yung ating average po na pension po. Ang minimum po natin is nasa 2,000. Ang pinakamataas po is 19,000. So ang may effect po sa computation ng isang pension ng isang member, yung dami ng hulog at yung taas po ng monthly salary credit po niya. So kung mataas po yung monthly salary credit, most likely po may effect din po na mataas yung makukuha niyang monthly pension. Ah, so ibig sabihin, kasi meron ako nakakausap ng mga previous employer ko, tinatanong ko, how much ba ang yung monthly pension? Sabi daw niya, nasa 6,000 kasi
hindi naman sila tumagal sa akin, umalis nila. Tapos yung pinasukan nila, hindi ko alam kung binibigyan pa rin sila. So yung dalawa, ang sabi nila, monthly pension daw sila, 6,000. So ang average talaga nasa 4,000. So yung mga pinakamababa kung maghulog lang, basta makahulog lang, 2,000. And then yes, doon sa mga laging, yung sa mga matataas sa sweldo, nasa maximum, ang pinakamataas na makukuha nila, ang average ay nasa 19,000. Opo, as of September po yan, yan po ang average po natin na monthly pension. Ah, yan, no, as of September. Opo. And then, sa mga nakakuha ng advance 18 months, ngayon December, kasama din ba sila sa 30-month pay sa, aside from the, doon sa nakuha na nila advance 18 months? Opo, tama po, doktora, makakakuha naman po. So actually, naibigay na po ito nung kasama po sila dun sa batch po ng December 4 po natin. So itong December, lahat ng pensioner, mapa-retiree pensioner, mapa-surviving spouse o mga total disability, dapat nakuha na nila ang kanilang yung December pension and then plus the 13 month. Yung po, may 13 month po. So yung 18 months po, nakuha na po nila. Mm-hmm. No? Then yung 13 month pension po, na-credit na rin po ito noong December 4. Ito po yung batch po na kasama po sila. Mm-hmm. Kung ano naman, Sir Jay, kung sakali nag 60 years old na isang miyembro, pero nakatapos, nakakuha na siya ng after na 60, and then siguro nag-file po siya ng SSS pension, and then nakakuha siya ng trabaho, halimbawa as consultancy o advisory, pwede pa ba niya mag-continue ng hulog? O kaya naman, kung sakali naman, nagsisimula na siya, nagpe-pension, and then nakakuha siya ng trabaho kasi at the age of 60 lang, within 60 to 64. So ito po ba, may hinto ba ang pagtanggap niya ng pension o hindi? Opo, kapag ang isang member po, ang retiree pensioner po na 60 years old at nagkaroon po ng trabaho ulit, wala pa po siyang edad 65, lalo na po ito kung reported din ng kanyang employer, dapat po kasi mandatory po ito, talagang mai-stop po yung kanyang pension. So dahil magre-resume po yung contribution payment po niya, dahil importante rin po na may social security protection po siya habang siya po ay muling nagtatrabaho. Oo. Opo. Aso kung nag-report ang employer niya na si, kundari, si Juan de la Cruz ay nagtatrabaho sa kanya at na makikita ng system ng SSS na siya ay nagtumatanggap ng monthly pension, ito ay mapuputol. Automatic po ito, masususpend po yung kanyang pension po. Oo. Alam po ninyo, sa mga miyembro po ng SSS, magaling ang sistema ng SSS. Kung yung sa pagkocompute, actually nga sa ngayon, nakukuha na, let's say, wala pa kayong 60, at curious kayo kung ilan ang makukuha mo, actually, pwede kayo pumunta sa SSS, pwede kayo mag-inquire, mga how much na po ba ang maasahan ko kapag ako ay nagretiro. Kasi ito ay automatic, nagko-compute na ng system ng SSS, di po ba, Sir Jay? Opo. Yung ating system po, lalo na po kung meron po silang mobile app po ng SSS, maaari po nilang i-check po doon or kung makita po nila yung ating, yung may calculator po doon para malaman, ma-estimate po magkano yung matatanggap po nilang monthly pension. Kaya magagawa po nila yan kahit saan po silang magpunta basta meron po silang access through mobile phone. O kaya naman po kung meron po silang, hindi po silang makapag-online, pwede po silang humingi ng assistance sa ating mga branches. Meron po tayong mga e-center po doon. Mag-register lang po sila doon para ma-check po nila kung magkano na yung hulog nila, kung ilan na yung hulog na contribution nila, and then kung magkano yung magiging pension nila kung sila ay mag-file at the age of 60 years old po. Sa ngayon, di ba, online application na tayo sa dito sa SSS. At paano ang gagawin ng isang member, lalo na sa mga excited na? Alam nila, di ba, kasi 2024, sila'y magre-retiro na. So, ano ngayon ang mga, kapag sila ay nag-file ng online application ngayon para sa retirement benefits, paano ang gagawin ng isang miyembro?
Opo, dapat po ang isang member po ay makapag-register po sa SSS website para makapag-submit po siya ng retirement claim application under po ito ng my.sss service portal. At pangalawa rin po, dapat po meron po siyang Peso Bank accredited account. Ito po ay dapat i-register po niya sa DAEM po, yung disbursement account enrollment module po natin na nandun po, makikita rin po sa ating website. Dahil po yung pag-disperse po ng ating pension once na ma-approve po yung application, ito po ay i-credit na lamang po doon sa kanilang bank account. So wala na pong check-in na matatanggap. So monthly po, doon na po siya papasok. Ano naman ang gagawin sa panig naman ng employer, tawag na sa retirement benefits? Dapat po ba yung employer ay magre-report sa SSS na si, kunwari, si Juan de la Cruz ay nagretiro na sa kanya? Opo, yung ating mga employer po, dahil yung ating mga members po na nahiwalay sa trabaho at the age of 60, meron po doon part ng process doon sa online na isa-certify yung separation po ng kanilang employment doon sa employer. So online din po, dapat yung kanilang employer isa-certify din po yon para mag-proceed po yung kanilang application for retirement. So yung employer dapat mag-certify din, pero through online din. Opo, online din po siya. Ito nga, dahil nagsimula ang puro online tayo, nagsimula dahil sa COVID, di ba? And then ito po ba ay magiging tuloy-tuloy na, hindi na tayo babalik sa manual? Opo, ito po ay alinsunod po kasi dun sa ating ease of doing business po na batas. So lahat na po ng transaction with SSS, ito po ay ginagawa na po nating online. So dahil pati naman po ng SSS na hindi naman po lahat ng ating mga members ay maalam sa pag-online, nariyan naman po ang ating mga branches po. May e-center po tayo na meron pong mga nakaantabay po ng member services representatives na pwede pong mag-assist sa kanila paano po mag-online. Ano ang mangyayari kung biglang namatay ang isang retiree na may monthly pension? Yung ating mga retiree pensioner po, kung sila po ay namatay at married naman po, ito po ay matatransfer lang po sa kanilang legal spouse. Kung halimbawa naman po ang member naman po ay single po, yung balance of 5 years, yun po ay matatanggap po ng kanyang mga secondary beneficiary po. So pag halimbawa po yung retiree member po is namatay siya na wala pa hong 5 taon nagpe-pension. For example, ho, nakaka-isang taon pa lang. Yung balance po niya na 4 years, mapupunta po dun sa kanyang mga beneficiaries po. So, kumbaga, kung siya ay tumatanggap ng monthly pension at hindi pa umabot ng 5 years, so yun ang matatransfer kagad dun sa kung sino ang kanyang beneficiary. Let's say, kung kanyang legal wife, and then kung may mga anak pa siya na below 21 years old. Yung ating pag sa legal spouse po, automatic po yun, transfer po yun. Regardless po kung ilang taon na wala sa pension yung namatay, ita-transfer lang po yun sa legal spouse. Pero yung sa mga cases po na na more than, wala pa kong 5 years nagpe-pension, like for example, single po, ang matatransfer lang po siya doon sa yung balance of 5 years kung sino po yung kanyang beneficiary po. So para sa sa mga single na hindi ang pension niya hindi siya nakatanggap ng 5 years. So yung balance sa 5 years mapupunta kung sino ang kanyang let's say kung may magulang pa siya sa siyempre magulang kung hindi sa kanyang siblings. Opo, basta kung sino po yung reported po doon sa kanyang kung sino na reported sa opo. Sa kanyang SSS. Opo. Kung sakali wala siyang nilagay? Doon po, papasok yung legal heirs na po. Yung order of legal heirs po na ayon sa batas po natin. So magulang po, then yung mga kung sino po yung susunod po doon na kung wala pong dineclare po doon, yun po ang susundin natin. Yung, meron po kasi yung primary beneficiary po kasi yung legal spouse, yung mga anak. Then yung secondary po, yung sa case po yung mga magulang. And then, yung mga reported po na beneficiary doon sa kanyang member record po. Ngayon po, kung walang nireport po, susundin po natin yung order of legal heirs po sa batas po. Depende na sa legal heirs.
papasok na ano, papasok na yung sa batas na kung ano naaayon. Yes, po. And then kahit ba ang isang retiree pensioner na isang member at pwede pa ba siyang makasali sa savings program ng SSS? Ibig sabihin, kapag siya ay retiro at nag-retire na, meron siyang monthly pension, at siyempre meron tayong mga gandang mga investment program na sa savings program, pwede din po ba sila mag-invest? Apo. Yung ating, actually, yung unfortunately po, yung ating voluntary provident fund po is in-offer po ito dun sa mga active member pa po yung wala pa pong nakiklaim na mga final benefit na tulad po ng retirement, total disability. So, hindi po sila pwedeng mag-join po doon sa ating voluntary program po na yan. Yung isa naman po, yung mandatory provident fund po, ito naman po kasi is nakasama na po doon sa monthly contribution pagka in more than 20,000 po yung monthly salary credit. So, we advise po para po sa ating mga members habang hindi pa po sila nagre-retiro, mag-join po sila or sumali po sila doon sa ating voluntary provident savings program po. Kung meron po silang online, mag-apply lang po sila online as low as 500 pesos per month po makakapag-contribute na po sila doon sa ating voluntary provident program po na yan. Itawag natin to voluntary provident program po. Program. And then sa ano naman, ito naman, ito for sure, marami na malapit na mag-retire. Siyempre, at the age of 60, gustong-gusto na niya talagang makatanggap ng monthly pension. Pero, paano naman kung hindi pa, meron siyang hindi pa nababayar ng utang sa SSS? Ito po ba ay kakantasin muna ng SSS? Sabi natin, kunwari, mag-a-apply siya ng advance 18 months. Tapos, meron pa siyang mga utang na hindi nabayaran. So, ito ay ikakaltas muna ng SSS? Yes po, doktora. Pagka ang isang member po, meron po siyang balance po sa, for example, yung kanyang salary or calamity loan sa record po niya, ito po ay dinideduct po natin sa kanyang makukuhang pension or retirement benefit. For example, kung may 18 months advance po siya, idideduct po muna ito. Kaya po yung ating mga member, so before po sila mag-60, i-check po muna nila yung record nila dahil meron po tayong ongoing na CONSO loan program. So ibig sabihin, pag mag-apply sila online ng ating CONSO loan program, babayaran lang po nila is yung principal and interest. Pwede hong installment po ito. Then yung penalty corresponding dun sa mababayaran po nila is makukondon po ito. So mababawasan po yung kanilang loan balance po. So mas maigi po na as early as hindi pa nakapag-file yung ating member, i-settle na po nila or i-avail po yung ating CONSO loan program. Kasi po baka marami po sa ating mga member na nag-file ng retirement na may mga malalaking balance pa po doon sa loan nila. Minsan po sa sobrang laki ng kanilang loan balance, matagal pa po yung nakukuha nila yung kanilang regular monthly pension. Kasi kailangan po mabayaran po muna yun. So kapag kasi pagka before ng retirement, pag sila nag-apply, no, bayaran na nila yung kanilang mga utang sa SSS, ito ay matatanggal pa rin po ba ang kanilang penalty at tapos yung interest, siyempre dapat yung bayaran, pero yung penalty matatanggal ba? Kung let's say na napanood niya tayo o napakinggan nila ngayon sa radyo na may utang sila, tapos pupunta, tapos mabayaran na nila, meron pa ba tayong tinatawag na amnesty, yung ang tawag natin before na matatanggal yung penalty niya? Yes po, doktora, tama po. Yung ating, yung nabanggit ko po, yung CONSO loan or consolidated loan, penalty program, yun po yung ating ongoing po na program po para po sa ating mga member po na merong matagal na pong loan na hindi nababayaran. So, hindi po kasi katulad ito ng dating mga programa po natin na meron po tayong deadline. So, ito po is an ongoing program na po na binigay or create ni SSS para po sa ating mga members na may sobrang tagal na po na mga loan na hindi nila nababayaran. Oo, kapag meron kayong utang pa sa SSS, mag-apply na kayo dito sa CONSO loan, yung bayaran na ninyo,
kasi malaking bagay yung ano, yung matatanggal yung penalty eh. Yung penalty na matanggal, yun ang at least mas maaga kayo makakapagtanggap ng iyong monthly pension o yung advance 18 months po ninyo ay lalaki. Kasi kung hindi talaga ayaw, hindi nyo binigyan pansin at ito ay makakantas, matagal pa kayo makakapag-pension kasi syempre unahin ng SSS yung utang ninyo. Opo. Kaya po, hinihikayat po natin lahat ng members po natin na i-check lagi yung kanilang record, lalo na yung may mga matatagal ng loan kasi marami po sa ating mga kababayan pag sobrang tagal nakakalimutan na. Kasi ang thinking din kasi ng ating mga member, akala po nila yung loan is ito po ay isang benefit. Pero actually, ito po ay isang privilege po na binigay ng SSS. So dapat po, pag may utang po tayo, babayaran po talaga natin. So, para maiwasan po natin na yun po, na may effect po siya dun sa ating makukuhang retirement benefit kasi binabawas po yan. As much as possible, habang maaga pa po, i-check po nila, i-settle po na meron po tayong ongoing po na condonation program. O ito po yung in layman's term, yung amnesty program po natin. Kapag ano, kapag isang retiree, na masabi natin mapa 60, wala ng trabaho, o 65, tapos sa kumbaga, nag-retiro na sa kanilang pinapasukan, pero wala siyang oras na mag-apply ng kanyang retirement pension. Sabihin natin, kasi actually marami akong natulungan na, sinamahan ko pa nga sa SSS, meron nga dyan after 5 years, meron pa nga dyan after 10 years. Tapos sabi niya, doktora, di ako nakapag-apply eh kasi di ako marunong. So, ito po ba, kapag di sila nag-apply, yung mga months na hindi sila nag-apply, ito po ba ay mawawala o hindi? Siyempre, alam po yung sagot, pero siyempre, pasagutin natin si Sir Jay. Opo. Actually, yung ating retirement program po na yun, kahit hindi po nila na-file agad, let's say, yung katulad po nung nabanggit niyo po, doktora, na 5 years na. Kung halimbawa, dapat nung last 5 years ago pa po siya nag-file, makukuha pa rin po niya yun, naiipon lang po yun. So, yun po ang kagandahan ng SSS benefit. So, naka-base po kasi tayo yung contingency date, yung retirement date po nila, kung kailan po sila nag-60. So, makukuha po nila yung benefit po na yun. Tapos, meron nagtatanong, Sir Jay, paano nila malalaman yung sinasabi ng yung tinatawag ninyo na contingency date? Yung ating contingency date po, doktora, ito po pagka-retirement po, ito yung date of birth po nila. So for example, ang birthday po nila is January 5. O kung kailan po yung 60th birthday po nila, January 5, sa 2024 po sila mag-60. So ang contingency date po is January 5, 2024. Pero ito sa mga retiree. So, let's say, kunwari, sa akin, ako ay May 9. So, ang contingency date ko ay nasa month of May. May 9 nasa PAP. So, papasok ako between 1 to 15. Yes po. Yung ating scheduling po ng sa pension po, kung yun po ang tinutukoy nila, no, doktora. So, kung halimbawa ang birth date po nila is nasa 1 to 15, ang pension po is nakikredit po yan on the 1 to 15 po ng buwan po ng buwan po ng na yon. Tapos kung halimbawa po 16 to 30 po or last day of the month, 16 po matatanggap na po nila yung pension po nila. Nakikredit na po yon. Ay, doon sa mga sa mga surviving spouse. So, paano naman paano nalalaman ang kanilang contingency date? Yung sa ating mga surviving spouse po, ang contingency date po ng, kasi ito po ay transfer po ng pension, is yung ano rin po yung date of death po ng kanilang spouse po, kasi yun din po yung pagka nag-file po sila, doon po mag-start yung death pension po nila. Like for example, namatay po si member ng for example po October 5, so the month of October yun ng starting ng kanilang death pension po. So yun po. So sa date ng kung kailan namatay ang kanyang spouse, hindi yung birthday ng kanyang spouse. Apo. Sa sa total disability. So paano naman malalaman na kanilang contingency date? Yung total disability po is ito po ay dinedetermine po based po dun sa
evaluation naman po ng ating doktor. So for example, yung ating member po, ang start po ng disability niya is, for example po, October 3. Yun po yung magiging contingency date po niya for total disability. Ito naman po ay binavalidate naman po, ini-evaluate po ng ating doktor po. Base dun sa medical records po na isinabit po. Ah, so sa mga total disability, ito depende sa doktor. So opo, makikita yan saka dun sa kanilang medical abstract. Opo, opo. Makikita naman po yung kung kailan nag-start po yung kanyang pagkakasakit na under disability po, yung kanilang conditions po. Okay, yan. At least malinaw na yan. Ang dami ko natanong kay Sir Jay. At least ngayong araw na to, marami kayong natutunan regarding po dito sa retire sa mga retiring. At Sir Jay, totoo po ba sa pagpasok po ng 2024, ang ating, di ba, ang mga surviving spouse, talagang kinakailangan every year, kailangan nila mag-annual compensation of pensioner o tinatawag nating AKOP. Sa yes, ating mga retiring pensioner, sa 2024, need na rin po ba nila magpa-AKOP? Ang ating AKOP naman po is pagkahalimbawa ang mga retired pensioner is residing po dito sa Philippines, hindi naman po natin sila nire-require. Yung mga member lang po natin na nasa abroad, yung pinapag-file po natin ng annual confirmation of pensioner po. Tsaka yung mga survivor spouse po. Yung survivor pensioners po natin, yun po ang nire-require po natin for AKOP. So ang nire-require natin magpa-AKOP is ating mga surviving spouse and then sa mga ating retiree na sa ibang bansa. Yes po, doktora. Yung mga nandito po sa Pilipinas, hindi na po natin sila nire-require po. Pero yung mga miyembro o mga pensioner na sa age of 80 and above, yung ating mga pensioner po na 80 and above, kung magre-report po sila for AKOP po, meron naman po kasi tayong for example, yung ating pwede mag-request from the branch na bibisitahin na lang po sila. Ito po yung domiciliary services po natin. So kasi alam naman po natin yung mga members po natin na 80, medyo hirap na rin po maglakad. Mag-request na lang po sila, pwede po silang bisitahin po ng ating ano, ng ating mga SSSR personnel po para po sa annual confirmation of pensioner po. Pero sa ano, pero yung sa 80, basta yung 80 and above, so kailangan nila makipag-ugnayan sa SSS kung kaya nila, need nila pumunta magpa-AKOP. Pero sa mga may sakit, yung mga bedridden, pwede nila mag-lock-in sa mag-usap tayo sa SSS, di ba? O kaya naman, pasok sila sa website ng SSS, mag-request po sila ng visitation para ma-evaluate na sila ay nandyan pa. Opo, tama po yun, doktora. Pwede po silang, ano, pwede po silang through our Usap Tayo portal or mag-email po sila para okay, mag-email. Kita po sila, opo. Na po. Sir Jay, sa bagay nito, hingi po ako ng mensahe po sa inyo o meron po kayong announcement mula sa SSS? Meron pa kayong special activity? Opo, maraming salamat po, doktora, sa pagkakataon po ito na muli po niyo kaming maimbita para magbigay po ng information po sa ating mga members po. So patuloy lamang po nilang subaybayan po ang ating mga social media pages po ng SSS para po sa tamang information at mga updates po ng ating programa po. So yun lamang po, doktora, and maraming salamat po. Maraming salamat po, Sir Jay. Muli po, ang nakasama natin ay si Sir Jay Labadia. Siya po ang Head of Media Affairs Department mula po sa SSS. Kung meron po kayo mga katanungan o gustong linawin ng mga bagay-bagay, huwag kayong mag-atubilin, magpadala ng mensahe sa ating mga social media account at asahan po na ipaparating namin ito sa SSS. Ito ay bahagi ng ating pagbibigay ng serbisyo publiko at sa hangarin ng SSS na kayo ay mapaglingkuran dahil nais ng SSS na bawat Pilipino ay protektado. Samantala, ang oras sa buong kapuloan ng Pilipinas ay ganap ng 9:08 ng umaga, Kautiam Kokwe Hunsaki. Sa pagbabalik ng health and travel at serbisyo publiko, pasadaan naman natin ang mga headlines ng mga mahalagang balita na dapat ninyong malaman ngayong araw na ito, araw ng Martes. Sa mga naka-tune in, dyan lang po kayo, huwag po kayo aalis.
back to DWBL studio. Health and Travel at Serbisyo Publiko. Serbisyo Publiko with Dr. Hilda C. Ong, ang programang tunay na serbisyo publiko na nakaka-touch ng puso. Health and Travel at Serbisyo Publiko, ang programang tunay na serbisyo publiko na nakaka-touch ng puso. GCK International Incorporated, leading importer and distributor of imported flooring materials like vinyl tiles, carpet tiles, vinyl and laminated wood planks, vinyl sheets, adhesives, and accessories. GCK International Incorporated, trusted by well-renowned hospitals such as the Chinese General Hospital and Medical Center and other leading hospitals, hotels, malls, and offices in the Philippines. GCK International Incorporated. Want to take this opportunity to congratulate the recipients of the Balikat Nambayan Awards this year. Let us now proceed with the next set of awards, the Best Media Partners. Under this category will be three awards for broadcast, for print, and for media personality. The Best Media Partner personality is Dr. Hilda C. Ong. Thank you very much, and congratulations to the first batch of Balikat ng Bayan awardees. Please be seated. Well done. Keep up the good work. Because of you, the SSS is able to carry out its mandate efficiently, smoothly, through the strong partnerships that you have formed with the agency and with your clientele. Of every newspaper is also widely read and deeply digested by the readers. And for some, they get to choose whatever gives good impact or their understanding and beliefs. Best Opinion Column, ang inyong lingkod, Dr. Hilda C. Ong, Remate News Central. Best Opinion Column, ang inyong lingkod, Dr. Hilda C. Ong, Remate News Central. GCK International Incorporated, leading importer and distributor of imported flooring materials like vinyl tiles, carpet tiles, vinyl and laminated wood planks, vinyl sheets, adhesives, and accessories. GCK International Incorporated, trusted by well-renowned hospitals such as the Chinese General Hospital and Medical Center and other leading hospitals, hotels, malls, and offices in the Philippines. GCK International Incorporated. Health and Travel at Serbisyo Publiko. Serbisyo Publiko with Dr. Hilda C. Ong, ang programang tunay na serbisyo publiko na nakaka-touch ng puso. Health and Travel
at serbisyo publiko, ang programang tunay na serbisyo publiko na nakakatouch ng puso. Nagpapatuloy ang paghatid natin ng tamang impormasyon at tamang serbisyo. Ito ang Health and Travel at Serbisyo Publiko dito sa DWBL 1242 AM band. Ako pa rin ang iyong agarang serbisyo lady na nagatid ng tamang impormasyon at tamang serbisyo. Ngayon ay December 12, 2023, araw ng Martes, 13 days na lamang at Pasko na naman. Ang pag-usapan naman natin today is International Mountain Day. Ang iyong agarang serbisyo lady at ang ating programa ay nakikiisa sa paggunita bilang International Mountain Day na nagsimula pa noong taong 2003 sa pangunguna ng United Nations. Ang tema ngayong taon ay Restoring Mountain Ecosystem. Mahalaga ang mga kabundukan, nagsisilbing itong baga ng daigdig dahil sa pagtubo nito ng makakapal na kagubatan. Ito rin ang tahanan ng maraming klase ng hayop, panglupa, panghalaman at mga bulaklak at tahanan ng mga katutubo. Ayon sa World Atlas, mayroon 108 na mga bundok sa mundo na ang taas ay mahigit sa 7,200 meters about sea level na karamihan ay matatakbuan sa Tibet, China, Nepal, India at Pakistan o tinatawag na Indian and Eurasian Plates. Isa na rito ang Mount Everest, ang pinakamataas na bundok sa buong mundo sa taas ng 8,848 meters. Dito sa Pilipinas, meron tayong 3,134 na mga kabundukan. Ilan sa mga ito ay ang Mount Apo na may taas sa 2,954 meters na matatakpuan sa Davao City, Davao del Sur at Cotabato na siyang pinakamataas na bundok sa bansa. Ang Mount Dulang-Dulang na sa Bukidnon na may taas sa 2,941 meters ang siyang at ikalawang pinakamataas na bundok sa bansa. Mount Pulag na siyang pinakamataas na bundok sa Luzon at ikatlo sa buong bansa na nasa mga lalawigan ng Benguet, Ifugao at Nueva Vizcaya na may taas na 2,928 meters. Ang Mount Caglaon na may taas na 2,465 meters na nasa Negros Occidental at Negros Oriental na siyang pinakamataas ng bundok sa Visayas. Ang ninanais ng United Nations na makaroon ng dedikadong araw para sa kabundugan para lumawak ang kaalaman ng sangkatauhan sa kahalagahan ng pangangalaga ng mga ito. Samantala, ang Philippine Standard Time ay ganap ng 9:17 na umaga, Kautiam Tsapchithon Tsaki. Pasadaan naman natin ang mga headlines ng mga mahalagang balita dapat ninyong malaman ngayong araw nito, araw ng Martes. Buong linggo, mababasa ang kolum ni Dr. Ministry in Alternative Medicine, Hilda Ong sa Remate. Ang inyong lingkod, nasa internet din, www.remate.ph. Dr. Ministry in Alternative Medicine, Hilda Ong. Hindi lang pang-radyo, pang-dyaryo. Remate, ang dyaryo ng masa. Remate online, www.remate.ph. Ang number one mahita ng Global Pinoy. Narito ang mga headlines. MMDA nagpapaalala sa motorista, asahan ng traffic sa Sabado dahil sa Parade of Stars. Pag-inom ng kape, walang epekto sa hindi magpagkatulog ayon sa pag-aaral sa Amerika. Pilipinas na nanatiling best dive destination sa buong mundo. At sa ating special announcement, may babala ang DepEd o Department of Education sa fake news na karagdagang year level sa pag-aaral.
at narito ang mga detalye. Ito ang balita. Ito ang balita sa pangunguna ni Dr. Hilda C. Ong. Ito ang balita. MMDA nagpapaalala sa motorista, asahan ang traffic sa Sabado dahil sa Parade of Stars. Sa mga may lakad ngayong darating na Sabado, December 16, 2023, ay mabuti pang planuhin nyo ang iyong paglabas dahil magaganap sa araw na yon ang Parade of Stars ng 10 pelikula kalahok ng 49th Metro Manila Film Festival. Dasabay ang parada sa Christmas shopping rush, kaya asahan ng nasikip na daloy ng trapiko ayon sa MMDA o Metropolitan Manila Development Authority. Dahil bigatin din ang mga artistang kasama sa festival ay tiyak na aabangan ito ng maraming tagahanga. Ilan sa mga inaasahan sasakay sa kanilang mga karosa ay sina megastar Sharon Cuneta, pambansang bait Alden Richards, star for all season Vilma Santos Recto, Kapuso Royal Couple, Dingdong Dantes at Marian Rivera, Piolo Pascual, Eugene Domingo, Pokwang at marami pang malalaking artista. Sa kauna-una ang pagkakataon ay paparada sa apat na lungsod ng Caloocan, Malabon, Navotas at Valenzuela ang mga movie plots ng A Family of Two, A Mother and Son Story, Becky and Badette, Broken Hearts Tip, Gumbursa, Akampon, Pedro Penduko, Rewind, Trip, at When I Met in Tokyo. Magsisimula ang parada sa Dabota Centennial Park. Ayan ha, ito ha, sasaan yung sa mga may, sa December 16, yung mga pupunta sa mga party-party. Dito po, iwasan po ninyo itong ruta na to. Magsisimula ang parada sa Dabota Centennial Park ng ikadalawa ng hapon at lalakbayin ng C4 Samson Road at MacArthur Highway at magtatapos sa Valenzuela People's Park kung saan magaganap ang programa. Sa tantiyan ng MMDA, ang rutang nasa habang 8.7 kilometers ay matatapos sa loob ng 3 oras. Ganap ng alas 12 ng tanghali pa lamang sa December 16, 2023 ay magpapatupad na ang MMDA ng temporary lane closures at counterflow. Magtatagal ito hanggang ika-8 ng gabi. Opisyal na mapapanood ang 10 kalahok na pelikula sa December 25, 2023 sa lahat ng sinehan sa buong bansa na magtatagal hanggang January 7, 2024. Yan po yung mga sa December 16, asahan po ninyo ng heavy traffic. Kaya kung gusto po ninyo, agahan po ninyo ang paglabas. Kasi 2 o'clock eh. So, go before lunch time, umalis na po kayo sa inyong bahay o agahan na lang ninyo pumunta kung saan may party. Ito ang balita. Ito ang balita sa pangunguna ni Dr. Hilda C. Ong. Ito ang balita. Pag-inom ng kape, walang epekto sa hindi pagkatulog ayon sa pag-aaral sa Amerika. Sa pagsasaliksik na ginawa ng Florida Atlantic University at ng Harvard Medical School sa 785 na Amerikano, lumabas na hindi nakakaapekto sa pagtulog ang pag-inom ng kape kahit pa ito ay meron caffeine, isang substance na nagbibigay ng enerhiya. Ginawa ang pag-aaral sa loob ng 5,164 days kung saan itinala ng mga researchers ang dami ng intake ng caffeine, alcohol at nicotine na mga kalahok at maging ang kanilang pagtulog. Napag-alaman na karamihan sa mga kalahok sa pag-aaral na gumamit ng sigarilyo o uminom ng alak bago sila natulog ay nabawasan ng 42.47 minutes na sleep duration habang sa mga umiinom na kape bago matulog ay walang anuman naging epekto. Nagtuloy-tuloy ang mahimbing nilang pagtulog. Ayon kay Dr. Neil Stanley, isang freelance
sleep expert ang ideya na nakasasama sa pagtulog at pag-inom ng kape ay isang maling kaisipan. Dagdag pa niya, kung ikaw ay matagal na umiinom ng kape bago matulog at nagkaroon ka ng problema o pagbabago sa iyong sleeping habit, iba na ang dahilan nito at hindi ang kape mismo. Pero para sa akin, ha, para sa akin opinion, ha, kapag ako ay minum ng kape mga alas 3 ng hapon o alas 5, lalo na sa gabi, hindi talaga ako, gising na gising talaga ako, hindi ako makatulog, hindi unlike before. Pero sabi daw nila, dahil pagka niligay nyo ng creamer o gatas, yan ang isa sa kaya hindi kayo makatulog. So, kapag kayo ay pumunta sa mga coffee shop, tanuin ninyo na ano po ba yung hinahalo ninyo na nagdudulot ng ano, na kaya hindi kayo makatulog. So, ako dati-rati talagang, ako mahilig talaga uminom ng kape. Kaya sa umaga, kaya katulad dito, ngayon habang nagra-radyo, ako talaga ay uminom ng kape para ano ako, di ba, masigla. Kasi kape talaga, dito talaga sa atin, talaga tayong lahat ay mahilig sa kape. Yan po. So, alam niyo po ninyo, siguro depende sa katawan. Katulad kami, kung kapag kami ay nasa labas, kapag kami sa dinner, kumakain kami, bigla ako makakasama. Talagang hindi lang isang baso, meron pa ka dalawa, tatlo. Sabi ko, nakakatulog kayo. Ang sabi ko, matapak ang kape nila. Sabi niya, masarap ng tulog nila. So, depende talaga sa tao. Pero kung ako, nung nasubukan ko nung uminom lang, siguro that time is 8:30, actually nga, meron nung pumunta kami ng Guam. Dirigyan ako ni Ma'am May Seriaco ng yung coffee na yun, ano, yung malamig yun eh. Nalimutan ko that time, 5 o'clock na, at talagang nasarapan talaga ako sa pag-inom. Tapos, eh, may halong siyang cream. May gatas. Tapos, inubos ko talaga. Eh, tamang-tama, ang flight namin pabalik ng Manila ay nasa, ano, dapat umalis kami ng hotel ng 2 a.m. So, two a.m. Tapos, alam mo ninyo, hindi talaga, ang aga namin umuwi sa hotel, actually, 9 o'clock, nasa hotel na kami. Sabi, sige, maaga tayo matulog kasi para pagdating ng 2, susunduin na tayo. Hindi ako nakatulog talaga. Gising na gising ako hanggang sa nakarating sa Manila. Saka lang ako bumawi na makatulog. So, depende pa rin sa tao yan. Ito ang balita. Ito ang balita sa pangunguna ni Dr. Hilda C. Ong. Ito ang balita. Pilipinas na nanatiling best dive destination sa buong mundo. Masaya ibinalita ni DOT o Department of Tourism Secretary Maria Cristina Parcia Frasco na nanapanatili na Pilipinas ang titulong bilang world's leading dive destination ngayong 2023 mula sa WTA o World Travel Awards. Ito na ang panglimang pagkakataon na nagwagi ang bansas ng nasabing parangal. Dinaig nito ang Maldives, Great Barrier Reef ng Australia, Azores Island, Borabira sa French Polynesia, Agayman Island, Fiji, Galapagos Island sa Ecuador, at Mexico. Ang Pilipinas ay nabibilang sa Coral Triangle, kaya naman sadyang napakayaman ng marine ecosystem natin. Kabilang ng mga top diving spots sa bansa ay ang Tubataha Reefs Natural Park sa Palawan na isang deklarado World Heritage Site ng UNESCO, ang Anilaw sa Batangas, ang Malapascua at Moalboal sa Bohol at ang Puerto Galera sa Mindoro Oriental. Kabilang naman sa umuusbong na diving station ang Samal at ang Talikop Island sa Davao del Norte at Balingoan sa Camiguin. Ito, nung pumunta kami sa Camiguin, talagang ano, wala kaming handa, wala kaming dala pang ano, pang swimming. At syempre kapusin kami sa oras. So hindi ko napunta ito, pero yan ang sinasabi nila na yan ang pinupunta ng mga turista kapag sila aside from Lanzones sa Camiguin, dito po ang kanilang beach ay napakaganda. Kaya panawagan ni Secretary Frasco sa mga mamamayan matutong magtapon ng kalat sa mga basura sa mga tamang lugar para hindi makarating
sa mga bahura o mga coral reefs ang mga basura natin. So, lagi natin sinasabi, yung mga yung basura, tapon po ninyo sa basurahan. Kapag kayo ay nasa beach, huwag po ninyo basta-basta itinatapon lang sa may sand. Kasi kapag malakas ang alon na tubig, syempre nasasama at napupunta sa karagatan. At sana tayo po ay maging responsible, mahalin natin ang ating kalikasan at maswerte pa rin tayo na sa Pilipinas pa rin po ang pinakamagandang ang mga beaches. Sabi ko talaga nasa Pilipinas pa rin ang pinakamaganda. At sa special announcement, ipinapaalala ng DepEd o ng Department of Education na ang muling kumakalat na graphic sa Facebook app ukol sa di umano'y karagdagan grade 13. Nako, grade 12 pala, marami nang umaangal, grade 13 pa. Nakaragdagan grade 13 level ay fake news. Anong pang 2020 ay nilinaw na ng kagawaran. Meron na naman kasing FB users na nagpapakalat ng graphics na nagpapakita kay dating DepEd Secretary Leonor Briones na may nakasulat ng congrats grade 12. You are moving to grade 13. Samutsari ang naging reaksyon sa muling paglalabas ng peking impormasyon. May mga nagtatanong pero may mga nagagalit din ngayon di ako nga gayon hindi kumpirmado ang balita. Naniniwala naman ang kampo ni Vice President at DepEd Secretary Sara Duterte na bahagi ang muling pagpapakalat ng graphic para sirain ang kredibilidad ng kagawaran at ng Vice Presidente sa publiko. Samantala, nagsisimula na maghahatid ang nangamakabulang balita at tamang impormasyon ang pinakabagong online media na Connect TV Media. Maaari nang i-like, i-follow at ang kanilang Facebook account, TikTok at Instagram. At mag-subscribe sa kanilang YouTube channel. Sa Connect TV Media ay makakasiguro kayo ng pawang matino, makatotohanan at may saysay ang mga balita at impormasyon na maihatid sa inyo. Stay informed, stay connected, stay sa Connect TV Manila. At yung mga balita dapat ninyong malaman ngayong araw na ito para sa iba pang balita o galingin magbasa ng Remate, ang Diyar ng Masa at Remate Online, kung saan ay makikita po ninyo ang column ng inyong agarang servisyo lady. Ang column ko po sa Remate ang inyong lingkod. Buong linggo, mababasa ang kolum ni Dr. Ministry in Alternative Medicine Hilda Ong sa Remate. Ang inyong lingkod. Nasa internet din, www.remate.ph. Dr. Ministry in Alternative Medicine Hilda Ong. Hindi lang pang radyo, pang dyaryo. Remate, ang dyaryo ng masa. Remate online, www.remate.ph. Ang number one pahinga ng Global Pinoy. Maraming salamat sa pagsama po ninyo sa pang-Martes na edisyon ng programa ng ating ng Tamang Impormasyon, Tamang Serbisyo. Ito ang Health and Travel at Serbisyo Publiko. Magkita-kita po muli tayo sa darating na Webes, December 14, 2023. Sa ngalan ng aking mga kasama sa produksyon, William Maglente, ang ating writer-researcher, kay Ma'am Elsa Cirilio Jodeda at sa mga teknisyon po ng DWBL1242, ako pa rin ang iyong agarang servisyo lady, Dr. Hilda Ong, dadagahangat ng isang maganda at makabulang araw para sa iyo at sa mahal sa buhay. Bye! Health and Travel at Serbisyo Publiko. Serbisyo Publiko with Dr. Hilda C. Ong, ang programang tunay na serbisyo publiko na nakakatouch ng puso. Health and Travel at Serbisyo Publiko, ang programang tunay na serbisyo publiko na nakakatouch ng puso. Not the top-rated music station of Decano Chen.